So, 100 grams, tingin po nakita nyo po, almost 1 liter din siya, so equivalent siya. Okay? And then yun, ilagay na po natin dito. Mineral o hindi? So, ano naman siya? Yung kamay ko po, siyang gina. So, pag-upag ano po tayo nag linis ang rice, huwag niyo pong ang tamang paghugas po, ganyan lang siya. Dahan-dahan lang. Wow. Ganyan lang po. Maraming ma-massage na. Hindi naman. Kasi, kasi alam niyo kung bakit kaya dapat ganito po. Kasi, madudurog. Pagka na-trap niyo yung butil, nagkakaroon ng another starch na naman. Siya. Ganyan po. Kaya dapat ganyan lang siya or else pwede po yung ganyan na paghuga, na paglinis. Eh pwede din yung ganyan. Para listen sa baba. Yes. Then yun po, yan yung starch. Yung starch yun yung sobrang nagpapastick sa rice, yung white na yan. Kaya kailangan po natin ma-reduce talaga yan or at least ma-almost clear out. At sila manwala. Mineral po, so hindi yung ganyan, no? Pag hindi po siya nakakain ito. O, ganun na, di ba? Sige, okay na po yan. 1:1. 1 liter. Kasi iba na yun. Yung mga Japanese rice na sushi rice na mura, kaya sobrang tagal na siya. Yung malagkit, parang maano, para sticky. Yun yung maraming starch, yung sobrang tagal niyang ugasan. Ito, alam ko yung ganitong rice. Kahit yung ano siya, magandang quality siya yung ganitong rice. Kaya tinan nyo, after 5, medyo makikita mo nag-clear na siya. So siguro mga 6 times na natin siyang ugasan. So this is 5, pang 5 na po ito. Pag nag-cut po kayo ng dyan po, side and side. So, yan. So, ako, mas maganda siyang gamitin. And then, side po. Hindi na kailangan mag, side lang, side. Side and side. So, and then julienne po, pero huwag masyadong makapan na julienne. Ganun siya. That's good only for the side. Okay. Good only for the sides. Okay, so yan po yung proper cutting ng sushi natin. Pag nag-cut po kayo, slide. Yan po yung tamang cut procedure. Cut po. Kasi gagawa tayo ng sample ng sushi mamaya. So, okay? Yan. Yan yung julienne. Kasi pag makapal masyado pag mga ganyan kalaki, syempre, pag nilagay mo siya sa... Pangit ng tingnan. So, tsaka hindi ka na makakalagay ng iba pang ingredients sa loob. So ito po, pwede nyo pong cut and then you can put in ng salad.
para hindi niyo masayang or tatunog. And then next, another procedure din po. Another one. So, yun po yung sinasabi ko, pwede nyo pong isave yung iba. Ito naman po, pwedeng cut sa 4. 4. Pag-cut nyo sa 4, slide nyo na po sa gilid. Then, slide nyo sa gilid. Slide nyo sa gilid. Slide nyo sa... parang kinakuha na yung gitna, no? Oo. Yan. And then you can Julian din po. Ah, same lang yung anon niya. Okay. Same long. Same lang pero iba yung pag-cut. Hindi mo papalatan yung balat ng kitara. Yun ang kanto ni. Kaya yun po yung sino? Sabi na tayo. Nandiyan yung ano sa star siya oh. Yung rat. Okay. Mas more colorful inside. Mas so, presentable siya. Same din po sa ano natin sa carrot. So yung carrots po natin kasi medyo ayan, teka, balatan na yan. Ito, binabalatan talaga siya kasi. Talaga balatan kasi makapal yung balatan. Oy, rabis na hindi na. Kaya na lang dala natin yung pagbabalat. Okay. May nakita rin po ako sa sushi bar, other sushi bar, nilagay rin po nila ito sa sushi vinegar. Kasi nakaka-sweet din siya. So, it depends to you guys if you want to use it. Sobrang recycle nyo sa buhay. Pwede nyo pong gawin din yan, at least it can still use. Cut po ng side. And then, align nyo po rin ulit doon sa side. Oh, yes. Para, sorry. Para iwas po doon sa disgrasya, mag-side, mag-cut po kayo muna sa gilid ng side. So, para puro kayo may foundation kayo. May foundation po kayo. Para hindi siya... kasi pag kinat niya ng ganyan, mag-ulas siya. Mag-ing muna kayo ng... ganyan. So, ito, you can still use it for julienne. Ang julienne po natin pag-sushi sa carrots is ganyan po. Manipis talaga siya kasi matigas to eh. Mostly, hindi po namin sobrang bihira lang po namin gamitin yung raw. Yung ganito hindi niluto. Mostly niluto, sinusutay po namin siya para or minamarinate para sobrang lambot siya tapos more flavor. Pero yun, pwede nyo po siyang cut ng ganyan, julienne din. Gusto nyo ang julienne po natin dito dapat manipis po. Ganyan siya manipis. Maganda siya tingnan sa loob, madali siyang kainin, hindi matanggal yung ngipin pag masyadong malaki. Minsan kasi may nakikita ko sa YouTube, ganyan sila maglagay ng ano eh, malalaki. So, pag kinain mo, sasuffer yung ngipin. Okay na lang. So yun po yung cuttings natin. This, you can cut it more smaller. Okay. Avocado, same din po. Kapag nag-cut ng avocado, iwasan po natin na masugatan. So, kailangan po, dahan-dahan natin siya. It's normal. Twist po, huwag po ganyan. Twist nyo lang po. Twist nyo siya, it's easy. Now I know. Yeah. Ito, minsan, ano kayo, nahihirapan kayo magkakalag or something. Just, and twist it. Ah, okay. Oh. Pero, dapat control niyo yung pag mamaya hanggang. Butang pulso. Di ba nga, ako patsarain pa. So, yun. Control niyo po. And then, after, gitna. Pag nagbalat po kayo, hindi yung balat na, pag kayo mga ganitong na ripe na talaga siya, isang ganyan lang po. Normal. Tapos, cut the sides. Bakit po kailangan nyo i-cut yung side na mga side na yan? Para pag nilagay nyo dyan sa loob, hindi yung may sobra yung ano na yan. So, yun. Hindi magkakaroon ng angle. Tama. Since po, ano po siya, malambot siya, so pwede po natin siya medyo lakihan katulad ng vegetable, anong cucumber.
Kasi mas maganda siya makita na medyo malaki sa loob ng ano yun. So ganyan po ang cuttings. Okay? Nagalag po natin ang gilid at gilid. Matutunan nyo po yan kasi yan po yung pinaka-basic talaga sa sushi bar. It's good that nakikita nyo in actual kung paano magka-cut ng vegetables, kung paano you can prepare. Okay? Because this is always the most important thing. Always wash your knife up, or wipe your knife with yan po. So, and then, since wala pa tayong rice, vinegar po. So, mag-vinegar po muna tayo. So, sa vinegar, hindi po ito sa kapag. So, dapat po, laging malinis yung ano, panatingin po natin laging malinis. Kung nakitin nyo po kami sa sushi bar, lagi yung ganito namin na kita mo na nasa gilid yung lagi. Or nasa side, para at least for the time. Okay, 500 grams ko na lang. 500 ml ko na lang. 500 ml na lang tayo. Kasi pag 500 ml, pwede mo gawin 325 yung sugar mo kasi diba sa sangay yun. Kasi tandaan nyo, 560 ito kung nalagay pa yung sugar at salt nyo, dadami pa yan. Magkakaroon ka ng magbigo volume ko siya. Saan ko yung drama ko? Pero sige, saan mo saan ko yung drama ko? We can use this to basta po rice vinegar. Ngayon sugar sa ating sugar mata. Hindi siya yung brown sugar. May bibigyan naman next week. Ang lakas ng ng fan. Sugar na po. So, gagawin ko po 325. Dapat po grams po tayo since wala akong gramuha ng muta po. I'll use it like this. $3.25 ako ah. Kasi maliit yung ano eh, maliit yung kasi
isa sa salt na. Siguro dalawang ganito ate. So, pwede po i-steer niyo po. Sino pwede mag-steer? Habang... So, I believe this is 50 grams, okay? Dali ko po muna 50 grams. Yung vinegar. That's why. Ayaw, magtatagal siya ng kahit tatlong araw kasi nga sa ano niya. Sa sabay. Opo. Even yung... Mostly ganyan siya pag walang sa vinegar, no? Yung vinegar, that's why. Ayaw, magtatagal siya ng kahit tatlong araw kasi nga sa ano niya. Sa sabay. Opo. Even yung... Mostly ganyan siya pag walang sa vinegar, no? Mostly may mga ganong beses talaga. Pagka natuyo siya, pagka nag-cool down siya, doon mo pa lang siya ma-appreciate. So, masado. Ito yung masado. Masado. Red masado. Masago po siya. It's a fish. Caviar is the same, almost the same. Pero ito mas maliit siya yung caviar kasi medyo mas malaki siya. For maki always in small, in the small. And apo, and 80 grams po. Ang standard ng ganito is 80 grams kasi bite size siya. Hindi siya pwedeng malaki. Hindi siya pwedeng maliit. Bite size siya. So automatically, hindi ko lang kapsin kadala yung gramuhan ko. But next Sunday, I will bring my scale para igramo po natin pag naglagay po tayo ng rice dito. So kailangan 80 grams lang siya. Hindi na siya mag-i-exceed dun sa 80 grams, Chef. Hindi na. Kasi 80 grams plus ka pa maglalagay ko pa ng masaw mo sa loob or palaman. So, and then ito, pag na-cover na po natin ng plastic, pwede, kailangan nyo po siyang butasan ng konti. Para hindi siya maglumobo. So, this is a simple idea pero napaka-useful po nito. So, yun po. Para pag nag-rollo kayo, hindi siya mag-bap. Hindi siya lulobo. Madali siyang gawin. So, yan. Diba? Nag-flat siya. Advice ko din, if ever, use your small. Kasi pag maki, mas maigi small ng ano nyo, bamboo mat nyo para at least solid yung paghahawak nyo po. So I think we can start rolling. I think we can start, yes. So ano po muna, lagyan lang po ng tubig sa kamay para hindi mag-stick yung rice. Mm-hmm. And then 80 grams. Possible around 80 grams is like this. Isang kamaong. Ganyan siya pa naglagay. So mostly, pag kukuha kayo ng rice, may i-oblong size nyo na po. Dito siya. Para pag naglagay po kayo, dito, it's easy. You can start from the side, until there. For sure, it's not. So mga ganyan po. Then, yan po muna, gitna. Okay? Two procedure, pwede nyo pong ilagay pa angat. Ayan po, angat para ma-cover from middle to go up. Ayan po. Okay? And then sa baba, itong dalawang kamay, ilagay nyo lang po ng ganyan. So hindi nyo kailangan mag, di ba? So yun lang po. That's the very easy way na mag-rollo. Ganyan lang siya. So, gagawa po tayo ng uramaki.
Uramakit means outside rice. So it means yung po, yung palaman niyo nasa loob. So, uramaki, outside rice siya. So outside rice. Inside ano, yung mga no, ingredients. So gagawa ko ng kay Ate Mabel. This is still okay to use because nagre-red lang naman siya. Nagbulak lang siya ng konti. Ganyan siya. Pag naglagay po kayo ng palaman, dapat nasa gilid, wag sa gitna, wag nasa mostly nasa dito. Para may space kayo to fold. Pag nag-fold po kayo, hold it. And then flip first. Kailangan po makita nyo po, meron po kayong sobra din sa unang fold nyo po. So may sobra po kayo na ano. So pag nakita nyo, you can still fold in the second fold. And third, fold ulit. Then, yun na. Yeah! Perfect! So, you can, pagka, ito po yung advice ko, pagka nag-roll po tayo, huwag yung, ito lang po, and then, gitna. Alam niyo po bakit? Kasi pagka na ganyan po ako, apo, yung rice nakakahinga dito, this side na yan. So pag kinain mo, hindi siya gamit. Kumbaga, just to shape them. Yun po. So on the side, pwede, kasi hindi ako, yung ibang chef kasi pinuputol eh. Ako, hindi ako nagpuputol. Kasi nanghihinaya ako, you can still eat this. Eh. So, yun po, ganyan po ginagawa ko. Kumbaga, i-compress na lang. Apo. Okay. Yeah, so yan na. Okay? And then iwanan po sa 8. Sa pwede pong tubig. Ah, isang roll pala yung 8. That's only 8 cuts. So, a little bit space po para dito matamaan. So, ganyan po, maglagay po tayo ng tubig. Tapos pwede na siyang ganyan. Pwede, kapag professional ay pwede kayo mag-iwan ng ganyan to, because I use this for like my ruler. Parang ruler ko siya para magkaroon ako, para straight yung ano ko. Maraming cuts na ako nadaanan, pero that's how it goes. Pwede rin pong, pwede rin maging ganyan. Basta, yung knife, tataas din yung ganyan. Tataas siya galing. Pero there is no mga pababa. Okay. So, check po natin siya. Then, we can make it again. Okay. So, pwede po tayo mag-topping sa taas. But this one is tempura. So, hindi ko na po siya ito-topping. Lagyan ko po siya ng, ganyan po yung itsura. Dapat po mas lamang yung laman. Kesa sa kanin. Opo, exactly. Dapat mas lamang yung laman sa loob. Para ano? Again, hindi siya ganun ka. Sobrang perfect kasi basa yung kanin eh. Hindi pa siya ganun ka. Kumbaga sobrang, dapat it needs 30 minutes po ngayon. 15 minutes lang ginamit na natin siya. So, kaya ganyan yung kanin niya. So, that's okay. You don't have to worry pagka ganyan.